electives, our K2 ng class. And babakita ko sa inyo yung aking room sa taas. Yung room namin sa taas, it is fully, ano pa, finishing pa siya, ayan. Sa baba, okay, pero sa taas, hindi pa. So, kaya tayo. Sobrang lamig kaya, naka-winter jacket ako. Oh, winter, winter sa Pinas. Room namin, under construction pa siya. Ang classmates ko. Ayun. Ay, kumakain pala si Ate Barb. Pogi po ba yan? Pogi ba yan? Oh, ayan po. Pasensya na sa drawing ko, pero may halintulad ko po ang sarili ko dito. Ito po is nasa stage po ako na kumakanta. And ito po yung mga taong sumusuporta sa akin, even though nung mga nakaraang performance ko po, may naririnig mo na ko, ah, kabugero na naman, yun na naman yung kakantahin mo. Well, pasensya na po kung ganun. Ibang kanta na lang ako, baka sabi ko, inisip na ako nga, nakakaumay nga naman, ganyan. Pero at some home po, medyo yung mami ko po ang nagsabi sa akin sa kanyang mga kong friends na huwag mo silang pansinin, lalo mo pa nga silang kasarin. Kasi ano po, eh, hindi naman po sa pang ano ng salita ko, kasi syempre, naano po nila ako na, yan na naman, kabugero ka na naman, mga ganun po. Ito kasi yung mga naririnig ko po on some point na kapag kumakanta po ako. And then, on somehow po, kaya kung maraming tao, this part po is yung mga taong sumusuporta at laging nandyan sa akin. Yung iba naman po, kahit di ko po maaano, yung mga nambabash po sa akin, isasama ko na rin po yun dito sa mga taong ko. Kasi kung bakit ganun na niya sa una? kung wala po sila, hindi po ako magpapatuloy na mag-grow and mapakita ko yung talent ko. And then, ito po is yung pag-vlog ko, which is ginagawa ko po ngayon, yung pag-vlog ko po on YouTube doing makeup. And ito rin po yung mga tao na nagbigay naman po sa akin ng opportunity na makapag-perform, makapag-ganap ng mga ganitong lugar, mga gigs. Sila po yung mga nagtulong at nagpakilala po sa akin na mas labanan ko pa, mas kayanan ko pa, mas galingan ko pa para po sa ikabubuti ko rin po at para po mapakita ko po sa mga taong nagbigay ng sakit po sa akin, yung mga words po na binabato nila sa akin. At gaya po nang sinabi kanina ni Shin, siyempre po, yung iba po siguro nadadudge ako na siyempre po, minsan baka nangyayari din dito yan sa room na ganyan. Dahil lang po ako magsasalita, may naririnig din po kasi ako. So, pag nandito po tayo sa room, siyempre hindi naman po natin masasabing mapi-please natin lahat ng tao. Hindi po natin masasabing sa atin po lahat ng tao. Pero, dapat po kasi, kagaya ko po, kilala naman po nila dito ako sa room, wala po akong kasamahin. Lahat po pwede akong sumama sa lahat. And, bago po kasi tayo dapat i-judge ng tao, dapat po kilalanin po muna nila yung ano tayo before or ano tayo ngayon. Yung ano yung napagdanasan natin kung bakit tayo. Ganto kasi before po, way back then, nasasabi ko na yun po dati. Sobrang namahiyain ako yung tipong, oh po, may talent na po ko, pero hindi ko sinoshowcase kasi po, natatakot nga ako na ma-judge. Kasi yun nga, based on my appearance din po, baka sabi, ang taba mo naman, gandang kanda ka. Well, no, yun po, is medyo na-offend ako dati, pero since may napanood mo sa akin na what, iwas na sa body shaming, tinanggal ko na po yun kahit mag-prap ako, mag-bikini pa ako kung saan po, tinanggal ko na po yun kasi para rin po sa sarili ko yun na dapat nga pala huwag kang mahiya, ipakita mo kung ano ka, hindi po ganito, ganito sila na lang. So, parang, ayun po, yun na lang. And kung may galit po sa akin, or may ano po, pasensya na po, and ayun po, yun lang po.